Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pagtibahagi sa Banal na Ekaristiya. Ngayon po ay kaapat na linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pamota, katuwang na rektor ng SSRI. Magsitabi po tayo. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pamota, katuwang na rektor ng SSRI. Magsitabi po tayo. Lagi sa kanya.
Panginoon, tuwing na mo kami tinatawagan, makipagtulungan sa pagtupad ng plano mo. Ngunit malimit na sarili lamang mga plano ang aming sila. Ang maraming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal. Upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatuhang tao ng anak mo ay makapakinaban sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga lumao o sa kaitaasan ng lago. Sumagot si Ahaz, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sa bahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamon? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lumalapit sa Diyos, di ka
Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumain nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang-una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa libing ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang Espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat ang Diyos. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda na ang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan ng dadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya itinas siya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuloy ang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamanganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mo, Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at mangahanap ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya
si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Bawat manunulat ay mayroon pong ginagamit na estilo para sa paglalahad ng kanyang storya. Meron tayong tinatawag na bookend style of writing. Kamukha itong ginagamit ni San Mateo Evangelista. Sa umpisa ay yun ang sinasabi. Pagdating sa huli ay ganun din para bigyan ang kanyang nais na ilahat na punto. Kaya narinig natin sa panimula ng Ebanghelyo, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. At sa kaguli-huli ng mga talata, ito ang narinig natin. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Book and style, panimula at sa dulo, iisa ang punto. Sa umpisa po ng buong Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi doon, ang dalaga ay maglilihi ng isang sanggol, no? At tatawagin Emmanuel. At sa kahuli-huli ng salita o linya doon sa kanyang Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ay makakapiling ninyo hanggang sa wakas. Emmanuel, God is with us. Sinasabi sa akin na sa panimula ng sanilikha, ng nilikha ng Diyos ang sansinuko, ang sangkatauhan, naroroon siya. At hanggang sa wakas, kasama natin siya. Mula nung isinilang tayo dito sa mundo, hanggang sa tayo ay mamamatay, kapiling natin ang Diyos. Pero kung minsan, napakahirap isipin o ipaalala sa atin na lagi na nating kasama ang Diyos. Meron isang patang na ina na magiging ina, no? Pero ang kanyang sanggol ay iniluwal na walang buhay, stillborn. So meron siyang article na kalagay doon, the painful effort to believe. Kung minsan ganoon din tayo, mahirap para sa ating paniwalaan na naririyan ng Diyos kapag iba't-ibang krisis na at hamon ang dumarating sa ating buhay. Para bang walang Diyos? Tinatanong natin kung minsan, naririnig mo ba ang aming panalangin? Dinidinig mo ba ang aming pagsamo? Ito ang mga tanong natin. Kaya kung minsan, talagang hindi natin nauunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya itong si San Jose, nang sinabi sa kahuli-hulihan, sinunod niya ang utos ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Lahat ng nangyayari po sa atin ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Pero bakit hindi nagiging masaya, mapayapa ang ating buhay? Dahil kinokontra natin, ayaw natin sundin ang plano ng Diyos. Ang madalas nating sinusunod ay ang ating sariling mga kagustuhan, yung plano natin sa buhay. Hindi natin itinataas sa Diyos na rito po ang aking kagustuhan, pero maganap sa akin ang kalooban mo. Ganito rin ang dalangin ng ating mahal na Birheng Maria na nagpakita rin sa kanya si Anghel Gabriel. Tandaan natin, ang salita ay hindi nagmula sa Anghel, kung hindi sa Panginoon. Gumamit siya ng kanyang mensahero para ipalaganap o ipapatid, ipahayag ang kanyang nais para sa atin. Sa kanyang salita na aming binibigyan din, na aming ipinapangaral at itinuturo, nagiging mensahero kami ng salita ng Diyos. Hindi kami ang gumagawa ng mga turo at aral ng simbahan. Pero may kadalasan, meron tayong attitude. Katoliko ako, pero hindi ko kailangan sundin ang utos ng simbahan. Katoliko ako, pero ayaw kong sundin ang mga sinasabi ng mga obispo at pari. Gawa-gawa lamang ng tao yan. Kaya makikita natin, kapag sinunod natin ang ating sariling kagustuhan, wala tayong tunay na kagalakan
at kapayapaan sa ating buhay. Noong ako po ay bata-bata pa, bago pa ako pumasok sa seminaryo, lagi akong nagdiriwang ng Pasko na walang kabulungan, na hindi ko nadarama ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ito pong si Cardinal Tagle, nung tayo ay nagdiwang ng ating 24th anniversary last Sunday, sa kanyang homilya ay binahagi niya na pumunta siya doon sa Palo Leyte. Meron siyang nakausap na isang inang, very casually, nasabi niya, "O paano na po ang inyong Pasko ngayon?" At sabi ng inang, "Sa edad ko pong ito, marahil ito ang kauna-unahang Pasko na madarama ko ang tunay na diwa ng Pasko. Wala kaming kuryente, sira-sira ang aming bahay, marami akong mga namatay na kamag-anak. Wala kaming masarap na pagkain ihahanda sa Noche Buena. Pero palagay ko, ito ang kauna-unahang Pasko na madarama ko ang tunay na diwa ng Pasko." Balikan natin, nung namang isinilan si Jesus, wala namang kuryente. Sa sabsaban lamang siya nakatira. At ang kanyang bubo ay langit na punong-punong dandala at mga amoy na mga hayop nakapaligid sa kanya, masukal, basura. At mga abang, mga pastol lamang ang unang bumisita sa kanya. Pero ngayon tayo, hindi naman tayo nakakadama or nakaka-experience ng mga ganong pangyayari. We are member of the most of our countrymen, lalo na yung mga nasa Central Visayas, na hanggang ngayon ay pilit na ipinabangon muli ang kanilang buhay, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang mga tahanan. Pero makikita natin dahil sa pagtalima ng ibang tao, ng maraming tao sa utos ng Diyos, tulungan mo ang iyong kapwa. Sila ay unti-unting nakakabangon, unti-unting nakadarama na ang presensya ng Diyos ay nasa atin pa rin kahit sa kawalan. Kung ito nga ay totoo, Emmanuel, God is with us. Ang Diyos ay nasa atin. Ibig sabihin pala, bawat saglit ng ating buhay, sa tayong tuwing nag-iisip kung paano tayo makakapaghiganti sa mga taong nanakit sa atin, naroon ang Diyos. Sa bawat pag-iisip natin na mahahalay ng masasamang intensyon para sa kapwa, naroon ang Diyos. Sa bawat nating pagdaraya, paglalamang, paggawa ng walang katarungan sa ating kapwa, naroon ang Diyos. Sa bawat pagpapanood natin ng mga mahahalay na mga pagkasasarap natin sa mga mahahalay na libangan, sa ating paggawa ng mga kabugtutan, kasamaan, sa pangangalo niya, pagnanakaw, pagkikipit ng mga taong nangangailangan, naroon ang Diyos. Naroon din ang Diyos sa ating mga tagumpay. Naroon din ang Diyos sa ating kasiyahan. Dumating ang ating mga mahal sa buhay na kapili natin ngayong Pasko. Pero paano yung mga salat sa buhay? Paano yung mga nawalan ng mga itay, ng mga nanay, ng mga anak ngayong darating na Pasko na hanggang ngayon ay nadarama nila yung pangungulila sa kanilang minamahal? Dapat tayong manali. Dapat natin laging alalahanin, ang Diyos ay kasama natin sa anumang yugto ng ating buhay. Nasa ika-apat na linggo na po tayo ng Adbyento, ilang araw na lang, ipagdiriwang na natin ang kapananakan ng ating manlulubos. Naghanda na ba tayong tunay o katulad ng sa labas sa komersyo, sa mga sinasabi ng kung mga consumerist na mga media sa atin, ano tayong inaaliw, nililibang para sa paghahanda sa darating na Pasko. Kaya sasabihin nila, as early as October, November, itong mga araw lalo na ito, napaka-busy natin sa paghahanda. Pero nakalimutan natin at sasabihin nila, at ganun-ganun na lang, 24 oras natapos na ang Pasko. Kaya nga pag po sa simbahan, sa liturhiya natin, ang ating pagdiriwang ng Pasko ay hindi pa ngayong mga araw na ito,
paghahanda pa rin ang umpisa ng Pasko sa atin, December 25. And for 8 consecutive days, we will be celebrating Christmas, the octave of Christmas. Dahil ang kagalakan ng Pasko ay hindi natin kayang limitahin para sa isang araw lang na pagdiriwang. Kaya yung iba, pagod na pagod na bago dumating ang December 25, pagdating ng December 25, sasabihin, ay, sobrang pagod ko. Hindi ko man lang napansin, dumating na ang Pasko. Pagkatapos sa susunod na araw, wala na, tapos na. Pero sa atin, nalagahanda, na tunay na nalagahanda sa pagsilang ni Kristo, ay maalarama natin ang kanyang presensya, ipagdiriwang natin ang kanyang maluwalhating pagsilang ng 8 araw. At sa susunod pa, Christmas, 2 weeks na Christmas season hanggang sa pagbibinyag ng Panginoon. Ganoon ang kagalakan, ganoon ang kadakilaan ng pagsilang ng Diyos. At hari nawa, sa pagdating niya sa araw ng Pasko, hanggang matapos ang buong pagdiriwang, maalala natin, kapiling natin ang Diyos. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, matulad mo ang iyong kalooban.
Nawa, ang mga nagdurusa ay makatagpo sa pag-iisa ng kanilang mga kapag-anak at mga kaibigan nang kailangan nilang lakas para sa pagkaya sa plano ng para sa kanila. Manalangin tayo. Ang iyong kalooban. Nawa, ang mga namamahala sa aming lipunan ay makapagbalak ng mga gawa ng kalanggaling sunod sa mga utos at plano ng Diyos. Manalangin tayo. Makapagbalak ang iyong kalooban. Nawa, ang ating kabataan at mga kagulong nila ay makapagplano para sa kanilang kinabukasan alinsunod sa kalooban ng Diyos at sa tulong ng dasal at payo ng mga talino. Manalangin tayo. Panginoon, matupagnawa ang iyong kalooban. Nawa, lahat tayong nagsisimpang gabi ay pagtotoo sa ating pangakong makipagtulungan sa pagtupad sa plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, matupagnawa ang iyong kalooban. Tinig natin panalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, matupagnawa ang iyong kalooban. Panginoong Diyos, biyayaan mo kami tumulad sa halimbawa ni Jesus na masunurin mong anak at gawin mong tapat na kasangkapan ng iyong plano ang aming buhay. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpakailanman. Amen. Ang puso ng kapal.
upang ang ating paghahayin ay galugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Ang gabi na wala ang Panginoon, ikaw paghahayin sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapitalaman, at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin na ahayin sa iyong dambaga ay pabanalitawa ng paglubog ng banal na Espiritu na pumusbos sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilbi, magsilang sa iyong anak na siyang namamaginan magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay masalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming masalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanarapikan ng Mahal na Birhen kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibigyan. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsila, kami nananabi at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kanila, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, pinabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Tapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa atin. Ang misteryo ng pananampalataya. Cruz, no, no, no.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapa na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amali namin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila ng patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ang pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-tugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa kabutihan ito, lakas loob tayo dumulog sa ama. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Thank you.
ang pagkamulat sa nagbabantang kagawasan ng kapaligirang ipinagkaloob niya sa amin, bunga ng kalawang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa ginga ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa karalitaan, pagkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibawa ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, pagkaroon po sana ng pagkakasubo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mailatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa halik na kalinain, maglingkod sa halik na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karamihan at tuloyin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Palituruan niyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin po kami. Magsitayin po namin. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalamit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo na ba kami makinabang na may paralamit sa pagiging marapang sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling ang inyong pagsi. Ang Jesse Free Project ay inilunsad para sa kapakinabangan ng Makapata School Foundation at Tulay ng Kapataan Foundation. Ang mga panuntunan ay mababasa sa Ortigas Entrance ng ating simbahan. Gagalawin ang isang kasalang bayan dito sa Exo Shrine sa 22 ng Pebrero sa susunod na taon. Ang halaga na ipinatanggap ng sakramento ng matrimonya ay maaaring magtungo sa Exo Shrine Office hanggang 18 ng Enero. Maraming salamat po at nagtatabi ng kulit ko basbas. Mayroon lang po akong dalawang Christmas wish para sa inyo lahat. Una, sana ay makita at madama ninyo ang presensya ni Jesus sa lahat ng inyong kapwa-tao. At higit sa lahat, makita at madama ninyo nila ang presensya ni Jesus sa katauhan ninyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalaan kayo ng mga pakialihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, gumayo kayo taglay ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.